umarangkada na ang Disaster Response Mobile Command Center Vehicle sa regional offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mayroon nito bawat isa sa 16 na rehiyon sa buong bansa. Isa itong state-of-the-art disaster response vehicle na nilagyan ng satellite capabilities. Upang mas mapabilis ang komunikasyon at pagdadala ng impormasyon kahit pa sa malalayang lugar na may kalamidad o sakuna. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagbibigay ito ng koneksyon mula sa lugar na sinalanta ng sakuna patungo sa Regional Operations Center o ROC, Disaster Response Command Center o DRCC, Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC. First time namin na nagkaroon ng mobile command centers. So ito ang kakaiba dito, it's equipped with Starlink internet. At the same time, it's not only for the service providers pero tulong komunikasyon sa mga disaster-stricken areas to be able to communicate to the outside communities na nare-responde. Meron itong satellite technology na i-operate ng isang DSW deployment team. Kasama nito ang isang team leader para sa pangangasiwa sa response vehicle, 2 miyembro ng Government Emergency Telecommunications na bihasa sa pamamahala ng ICT, Networking, Electronics at Komunikasyon. 3 Trained Quick Response Team o QRT na bihasa sa pangangalap ng data, paghahanda ng ulat, paghahanda ng cluster, ng pagtugon at isang driver. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva na siyang may inisyatiba sa proyektong ito. Sa pamamagitan aniya ng sistemang ito ng DSWD, ang mga regional office ay makakapagbigay na ng walang patid na impormasyon para mapabilis ang pagtugon sa mga operasyon at pagtugon sa lugar ng sinalanta ng mga kalamidad sa mga lugar na malalayo. Dahil nag-upgrade na ang DSWD sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan nitong MOCOV na ito, meron na pong teknolohiya sa pagtulong. Dadalhin po nitong mga MOCOV na ito yung pong servisyo ng DSWD kahit saan mang lupalop ng ating bansa. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko aming pinahalagahan.